So, sobrang gusto kita. Kulit. Gusto kita bilang kaibigan. Alam mo, sobrang saya ko pagkasama kita. Tsaka pag may mga bagay tayo na pinagsasaluhan. Kaya kita binigyan ng itnat kasi paborito ko rin yan eh. Salamat, Buset, ha. Tsaka ako din naman eh. Masaya ako dahil naging kaibigan kita. Tsaka sinadara at Ningning. Kasi dahil sa inyo, madami din ako natutunan. Tsaka mas nag-exciting at mas malawak yung mundo namin ni Bes. Ulit, pwede bang umiyak ko ng tulong sa'yo? Meron akong gagawin para kay Dara para dun sa contest niya eh. Hindi ko lang alam kung paano pagagandahin eh. Sige ba? Secret lang natin yun ha. Oo naman. Salamat. Tara, dali na natin to. Tulungan mo ko. Ano kaya, mag-order na lang tayo ng hapunan sa restaurant, tinatamad na ako magluto. Ito talaga oh, wala pa masyadong kinikita si Meann sa bago niyang karera. Puro ka na gastos. Ikaw naman, Santi, tagal-tagal ko nang hinihintay ng pagkakataong ito. Alam mo naman yon, yung guminha-ginhawa buhay natin, hayaan mo namang enjoying ko. Nay, Tay. Ay, anak. Anak. Si Shredho. Oh my God, anak! Ba't hindi mo sinabing meron tayong bisitang superstar? Good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon din. Hi, Shred. We are so embarrassed by your presence in this place. Siguro minsan ka lang bumisita sa ganito, no? Hindi naman po. Tsaka mataas po ang paghanga ko sa anak ninyo. Dahil mula sa simpleng pamumuhay, siya na po ang ipinesisyon ng recording company para i-build up. Ay, grabe. Totoo yung sinabi mo, Shred. Sabi sa akin ng mga bossing ninyo sa recording company, yun daw yung paraan para itong si Meann ko ay maging malapit sa mga madlang people. Ah, oo nga po pala. Para sa inyo. Ay, salamat, salamat. Hindi po ni Shred. Ayos! Ay, ito. Thank you naman ka. Thank you po. Thank you. Shred, thank you. Salamat talaga. Grabe, hindi ka lang po. Yung fight mo po. Sige, you sit yourself down. Sige po. Ay, no, okay siya. Okay, kain na tayo. Ang obvious naman. Kain? Uy, kuha naman kayo ng tubig. Kuha niyo ng tubig siya. Uy! Kay ni Dara! Oo, lambot ang katawan. Papay, tulungan ko na kayo. Sige. Eh, Lori, meron pa yan dito. Opo. Papay! Papay! Mukhang ang dami nyo pong binili ah. Dahil marami tayong rason para mag-celebrate ngayon. Unang-una, sumweldo na si Papay. Kaya meron na tayong pambayad sa tubig, sa renta, at sa kuryente. At hindi lang yun, may pang grocery pa tayo. Tsaka yung matitira, lalagay natin sa bangko para mag-iipon tayo dahil gusto ko sa susunod na taon, magkakasama na kayo sa isang eskwela. Okay ba yun? At hindi lang yun, meron pa! Gusto ko sana makalipat tayo sa mas malaki-laki at komportabling bahay para mas okay sa inyo, di ba? Apo, yung dami nating blessings! Oo, kaya sa linggo, magsisimba tayo. Papasalamat tayo kay Sir. Kasi sa mga blessings na nakukuha natin, pero ngayon gusto ko muna magpasalamat sa inyo kasi kayo ang inspirasyon ko. Sa kay Attorney, sa inyo ni Lori, dahil naging malaking parte kayo sa buhay namin. Salamat. At dahil dyan... Chibu ka na! Okay! Okay! Bilisin na! Okay! Okay! Sige po, bye Tito G! Sige nga! Bye-bye po! Bye! Hindi ba katrabaho niya ni Meann yung rockstar na tis? Si Shred? Oo, yun nga. Oh. Dumating kanina. Uy, totoo ba yung chismis na ano? Kililigawan niya si Meann. Lara kita.
Oh, hindi na. Bisita ka dito. Uy, kami nang bahala. Hinay-hinay lang. Mag-uordot ako ng pagkain sa restaurant. Ako na. Uy, ka na lang. Anong gusto mo dito? Ito. Meann, may importante lang tumatawag sa akin. Sagutin ko lang po sa labas. Sige na. Medyo mahina kasi yung signal dito. Sige. Hangin ng plato, tatay mo. Kung ano man ang intention niya kay Meann, sana huwag ganyan saktan, no? Kaya, lokohin. May ganong concern? Mamala sa akin lang bilang kaibigan. Ano na ako? Okay. Mamalengke ako. Babe, di ba sinabi ko naman sa'yo akong tatawag sa'yo? Busy pa kasi ako sa trabaho eh. I miss you too, babe. I'll see you tonight, okay? Bye-bye. Ano man ang kalokohan mo, huwag mong idamay si Meann. Kung makapagsalita ka, akala mo sino ka eh, no? Eh, kaya ka nga iniwan ng girlfriend mo eh. Dahil inutil ka. Malaki lang yung katawan mo. Pero wala kang kwenta. Sabihin mo na gusto mo sabihin. Pero oras na gugawin mo si Meann, hindi ko palalagpasin. Hinahaman mo ba ako? Ito. Asan na yung soft drink? Ang tagal naman nung soft drink tayo, kaya aling baby lang. Ate! Oh, si Kershed at si Kershed nag-aaway! Ha? Tara dito! Ano? Ha? Ano? Akala mo ba uuruan kita? Ano, sige! Ilabas mo yung angas mo. Huwag ko subukan. Puro ko lang pala salita eh. Ano? Ha? Ha? Tama na, Shred! Tama ko! Shred, ano ba? Shred! Wala ka na ba talaga ibang alam gawin kundi manggulo? Dinipensahan ko lang sarili ko. Huwag ka nga sinungaling, Jean. Kitang-kita na ikaw ang nang agrabyado. Palibhasa kasi may bagong maliligaw tong anak ko. Ano ngayon, bitter? Ha? Oo nga ho eh. Bigla ako sinugod yun. Oo, oh, ayun na. Oh, tingnan mo, sabi ko na eh. Alam mo, ikaw, hindi ka na talaga nagbago. Alam ko na kung bakit kayo iniiwan ng mga mahal mo. Dahil mahirap kang mahalin. Mahirap at nakakapagod. Dahil wala ka nang ibang inisip kundi ang sarili mo. Gusto mo, ikaw lang laging masaya. Meann, minahal kita. Minahal kita ng sobra-sobra. Pero kung ganyan ka ba, patingin mo sa akin at kakampihan mo lalaking yan, wala na akong magagawa. Maipabalik ko lang ang nakaraan. Pipilitin kong pagkalis mo'y pigilan. Papaguhin ko ang kasaysayan. Magbalik lang. Sigurado ka bang okay ka lang? Okay lang ako. Pasensya ka na doon sa nangyari, ha? Oo, hayop talaga yun. Talaga masama ang modo nun. Pasensyahan mo na siya, Shred, ha? Gusto mo ba samahan ka namin sa barangay, pablatter natin? Gusto mo? Gusto mo? No need, Dita. I can handle this. Sisiguraduhin ko lang na hindi niya na maulit sa akin yun. O, sige po, mauna na ako. Oo, salamat po. Ingat. Oh, hatid ko lang siya. Oo, oh, anak, sige. Jayong! Jayong! Oh. Ano nangyari? Nako! Mare, hayop talaga yung border mo, yung kaibigan mo na yan. Akalaan mo ba naman suntukin yung bisita kong superstar na si Shred? Nakakaloka si Jean! Kaya pala kinutuban ako. Kaya bumalik ako. Ah? Mahirap at nakakapagod. Dahil wala ka na ibang inisip kundi ang sarili mo. Nabalitaan ko yung nangyari kanina. Okay. Kailangan mo siguro nito. Ay, lang yung tangalak na to. Huling ilam ko na yan. Siyempre, iba na kayo. Hindi lang isa, dalawa. Tatlo na alagaan ko.
yun yung una-una may anon. Tinanggap ko. Kasi alam ko ako may pagkukulang. Pakiramdam ko nun. Wala akong karapatang magreklamo o masaktan. Kasi kasalanan ako, ba't niya ako iniwan eh. Pero, aminin mo, masama yung loob mo. Nak, hindi ka pala papahinga. May kape lang ho, Tay. May aayusan po kasi ako eh. May mga bagay na di naaayos kapag kinikimkim mo. Ano ba bumabagabag sa'yo? Hindi ko kasi alam kung tama pa ba yung desisyon ko na bumalik at dito na lang magtrabaho. Kasi tayo hanggat iisa kong mundo yung ginagalawa namin ni Jean, parang nagiging komplikado lahat. Nagiging komplikado lang mga bagay kapag di nagkakasundo ang puso at utak mo. Masamahan loob ko. Dahil daw nagamang pagkatabalaan ni Meann. Miskin na nun, tinanggap ko na alaga ito sa mga bata. Hindi siya naniwalang kaya ko magbago. Na kaya ko maging responsable. Na kaya kong tuparin ang mga pangarap namin. Alam mo ito alam mo pinamasakit dun? Yung alam mo kaya mo ibigayin lahat sa taong mahal mo. Pero mas pipiliin niya na iwang ka. Kasi hindi sapat sa kanya yung pagmamahal mo. Sinasabi ho ng utak ko, tama ho nasundan ko yung pangarap ko. Dito, kasama kayong pamilya ko. Pero sa tuwing nakikita ko si Jean, nahihirapan at nasasaktan ka pa rin. Alam mo kung bakit? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin napapakawalan ng nararamdaman mong galit. Kaya, kung mahal mo man si Jean o hindi, patawarin mo na. Subukan ko, Tay. Huwag mo subukan. Gawin mo, anak. Ang pagpapatawad, desisyon yun. Alam mo, Jean, hanggat marunong kang magmahal, hindi ka magkukulang. Kung wala akong pagkukulang, bakit ako iniiwan? Hindi porkit ikaw yung iniiwan. Ikaw na yung may kasalanan. Minsan, sa buhay natin, kailangan lang may mawala sa buhay natin. Para magkaroon ng space sa mga taong mas karapat dapat nating makasama at mahalin. Parang paglasing tayo, kahit gaano kasarap ng alak na iniinom natin, kailangan pa rin natin isuka para maging okay tayo. At dahil dyan, Jean, kampay. Nagising pa kayo? Bukas yung siningning eh. Nangungulit. Sa amin, hindi pa daw makatulog si Twinkle. Bye. Bakit po? Halata ba? Sensyon na. Sensyon na ako, hindi ko natupad yung pangako sa inyo na hindi na ako iinom. Unang beses pa lang, pero sana uli na. Papay, ano po ba nangyari? Kala po namin, tapos na kayo sa ganyan. Kala ko rin eh. Sensyon na kayo ha. Pwede mahina ang papay niyo. Okay lang magkamali, di ba, Papay? Basta, wag lang uulitin. Baka ako nalulungkot. Nandiyan naman kayo. Di ba kayo ang lakas ko?
Lingay dito. Matulog nun, lalo na pagpagod. Tapos si Dara naman, sinasabihan ko na lalo lala ko yung airbags niya. O di siya bumawi ng tulog. Pero mamaya, magigising na rin yung mga yun. Kaya dapat magsimula na tayo. Ano ba kasi yung balak mo? Ah. Ito. Ito yung lagi susuot ni Sandara Park eh. Ito yung gusto kong gawin kay Dara. Pati ba naman si Sandara Park, kabisado mo? Eh di ba si Catherine Bernardo lang yung crush mo? Ano ba, may isa pa akong crush? Sino? Si Sandara Park! Ano ba, nakilala ko si Sandara dahil kay Dara. Kasi, siya yung paborito niya dahil doon siya pinangalan. Kaya nga, gusto kong gawin to kay Dara eh. Dito ko ilalagay oh. Kaso, hindi ko alam kung anong style eh. Di bale, ako nang bahala dun. Salamat ulit. Ikaw pa, Buset. Tara, magsimula na tayo. Ajin, hindi mo na kita pinapasok dahil baka magpang-abot kayo ni Shredit sa opisina. Pero I'm giving you three options. Una, magkapatawaran kayo para maging maayos ang trabaho niyo dito. Pangalawa naman, pagpatuloy niyo yung away ninyo hanggang parehong masira ang karir ninyo. At lastly, pareho kayong mag-resign sa kumpanya. Pero, kailangan niyong bayaran yung bond. Dahil sa pagsira ninyong kontrata. Sir, mahalaga ho sa akin ang trabaho ko at malaki utang na loob ko sa kumpanya. Hindi lang ho dahil sa pangarap ko, kundi dahil sa pangangailangan at kinabukasan ng pamilya ko. Kung kinakailangan mga pag-ayos, gawin ko po, sir. Pwes, mabuti. Dahil alam ko, parating na raw si Shred dito in 30 minutes. Kakausapin ko siya para sa'yo. Pero, Jin, hindi na dapat maulit ito, ah. Huli na to. Yes, boss. Pasensya na po. Alam mo, ang swerte-swerte ni Nadara sa'yo. Ano mo naman nasabi? Kasi, kahit madalas na imo ka, sweet ka naman, kuya, tsaka mabait ka. Talaga, nambubola ka pa eh, no? Huwag ka mag-alala, lilibig kita mama yung merienda. Kaibigan mo ako at nagtitiwala ka sa akin na hindi kita sasaktan. Akin ang kamay mo. Basta i-promise mo na mabilis lang yan, ha? Oo, promise. Mabilis lang to. Akin na. Akin na. Masakit! Masakit! Ayos? Mm-mm. Ayos na. Sabi sa'yo, hindi mo sakit. Sakot kayo. Parang alam kalagat ang langgam eh. Kinisa natin ulit. Salamat ah. Salamat dahil ginamit mo yung sugat ko. Tsaka, sorry kung nag-i-oy ako kanina. Takot lang kasi talaga ako sa dugo eh. Ayos lang yun.
Pero dapat, matuto ka rin harapin yung mga takot mo. Emong! Si Dara, gising na sila! Huwisin natin to! Makita yung Sir Persay. Hi, hon! Mami! Okay lang po, Jollibee. How was your day? Okay lang naman po, we had so much fun, Mami. Let's go. Fun? Ano nangyari dito? Wala yan, Mami. Nasugata lang po ko. You sure? Opo. Ay, nako. Anyway, we have to go, ha? Huh? Magpaalam ka na sa taas. Okay? Okay? Sige po. Tara. Oh, Lorrie. Sumusugan mo na si Lorrie? Oo. May lahat ka ba bukas? Gusto ko sana kasi bilan ng sabato si Dara para sa contest niya. Alam ko na yung mangyayari dyan eh. Ayaw mo lang pumunta sa store kasi hindi mo alam kung ano pipiliin para kay Dara. Tama ba ako? Ano ba na maalam ko sa mga bagay na yan? Sige, may meeting lang ako. Tapos, kung maaga matapos yon, masama. Ibang klase ka talaga, attorney. Kuya, mamaya late ako uuwi. Meron pa kaming program rehearsal para sa contest. Diyan lang naman sa auditorium. Ah, sige, ayos lang yun. Kasama ba si Lorrie? Ah, oh, pati nga si Kuya CK. Inggit ka na! Ba't ako mainggit? Eh, pares lang nga kaming best friend. Pero, si Kuya CK lagi niyang kasama. Si Kuya CK din yung partner niya. Uy, napaisip siya! Hindi rin. Sige na, pumasok ka na. Okay. Bye-bye. 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 Tara, Ning. Ning, gusto mo ba manood ng practice para doon sa contest? Oo. Oh, gusto mo. Gusto ko rin. Sige, tara. Stop. Saan kayo pupunta? Sir, munod lang kami ng practice para doon sa contest bukas. Kasalan naman ho yung kapatid namin doon eh. Di ba kayo nakakabasa? No ID, no entry. Eh, may ID naman po kami. Tingnan niyo po. Mga estudyante at teacher lang ng Mary Margaret Academy ang pwede pumasok sa ordinaryong araw. Bukas pa yung pa-contest. Bukas ko pa kayo pwedeng papasukin. Tumabi-tabi muna kayo roon at huwag kayong humarang dyan sa mga dumadaan. Sumit nyo naman, sir. Mas masulit pa sa'yo, plus 100 times 1 million. Talaga? Ano mo, Ningning? Hanap tayo ng ibang paraan para makapasok. Sa lyrics, hindi pulido. Tapos yung chorus, parang may kantang katunog, diba? Hindi naman pwedeng yung unang kanta lang yung maganda, tapos iba, pwede-pwede na lang. Walang problema. Hindi pa naman tayo gipit sa oras eh. Pwede ba natin iusin yan? Pwede ka, alis ka na? May lakad ako eh. May date ka ba? Tapusin muna natin to. Kaya naman kayo na Mr. Gamboa kung wala tayong mapaparinig sa kanila. Ay, hindi. Ako nang bahala dyan. Sagot ko na yan. Pag-upayat ako mamaya ang gabi. Sige. Jin! Sorry, late na ako. Sir. Creative differences? I think you just need a break. Why don't I get some coffee and pastries for you? Ay, hindi na ho. No problem. Iko! Can you go down to the coffee shop and get us some coffee? Dad, hindi naman ako errand boy dito eh. And may lakad pa kami ni Mikey.
I'll just see you at the house later. Sorry about that. Don't worry, I'll just have some coffee and pastries brought up. Thank you. Lalabas kayong dalawa ni Jin? Like, on a date? Kayong dalawa lang? It's not a date. It's a date! You're just in denial. Dahil pareho kayong takot masaktan at pareho ko kayong natatakot na masira ang pagkakaibigan, di ba? Ano talaga sinasabi mo? Excuse me po, at, Mama, delivery po kayo para sa inyo. OMG! Ang paramdam din!